Magandang araw mga boss. Ngayong araw to ay pag-usapan natin kung bakit nga ba nagbibiyak o umaangat ang tiles. Unang dahilan yan ay ang hindi tamang paglagay ng adhesive. Pero bago munang lahat, intro muna tayo. So ito mga boss, kahit ceramic pa yan o porcelain pa yung tiles nyo. So una mga boss, yung dahilan sa pag-angat ng tiles o pagbibitak nito ay ang paggamit ng semento. So ang mas magandang gamitin sa tiles mga sir ay yung adhesive. So yun yung recommended sa tiles. So yung semento kasi mga sir, pag natutuyo yan, may posibilidad na mag-crack ito sa ilalim. Lalo na pag matapang yung semento mo or mas marami yung semento kaysa buhangin. So yan yung dahilan ng pagbibitak ng ating tiles or pag-aangat. May nagtatanong dito sa akin, adhesive naman yung ginamit niya, so bakit nag-aangat pa rin yung tiles at nagbibitak yung tiles niya? So unang dahilan yan mga boss ay yung pagka-apply mo ng adhesive. Mas maganda mga boss, yung adhesive mo ganito yung pagkalagay niyan. So naka-straight lahat yung guhit ng adhesive. So ikukumpara natin ito mga boss. May naka-straight na adhesive, may naka-spiral na adhesive at may naka-dot-dot sa ilalim yung pag-apply nito. So ikukumpara natin yung tatlo na yan kung alin ba ang mas matibay. Unahin natin dito sa naka-dot-dot. Ayan. So natuyo na to at ititest natin pupukin ng martilyo. Ayan. So nabibitak yung tiles. So tingnan nyo sa ilalim mga boss, yung nilagay yung dot na adhesive, yan lang yung kumakapit sa tiles. Yung inapply nyo sa flooring, hindi kumapit sa tiles. So next is yung pangalawa, yung naka-spiral. Dito naman sa spiral mga sir, so ititest natin. May nahulugan yan ng mabigat na bagay or pinukpok ng martilyo, mabibitak pa rin yan. So tingnan nyo sa ilalim. So hindi nag-spread yung guhit ng adhesive. So ang dahilan nito bakit hindi ito nag-spread, kasi nga naka-spiral siya. Yung hangin sa ilalim hindi makalabas. So yan. So hindi makalabas yung hangin kaya hindi nag-spread yung adhesive sa ilalim. Hindi lahat ng tile sa ilalim ay nalagyan ng adhesive. So pangatlo, ito yung tinatawag na straight. Yung straight na paglagay ng adhesive. Yan. So matigas yung pukpukin at hindi basta-bastang mababasag kasi nag-spread yung adhesive sa ilalim, kasi isang linya ng guhit lang yung nilagay nyo at yung sa gilid niya makalabas yung hangin, hindi maiipon yung hangin sa ilalim ng tiles, so lalabas siya. So ang tamang pag-apply ng straight mga sir is ganito. So una, lalagyan nyo ng adhesive yung flooring at susuklayin nyo ito gamit yung adhesive trowel. Susuklayin nyo ito ng straight na guhit. Pagkatapos ay applyan nyo yung tiles. So gamit yung plain na adhesive trowel. Yan yung gagamitin nyo para malagyan lahat ang tiles. Pagkatapos yan is ilagay nyo, i-press nyo, tapos papunta sa gilid. Tapos sa kabilang gilid naman, ganyan, para yung adhesive sa ilalim ay mag-spread. Para walang halo sa ilalim or yung empty space. So lahat ng tiles ay malalagyan ng adhesive. So ito nga pala yung ginagamit sa tiles mga sir. So napansin nyo may mga groove dyan at yung sa kabila naman is plain. So yung nasa groove mga sir, yan yung para sa flooring, para isuklay nyo dyan sa flooring. At yung plain naman na dyan ay yan yung ipapahid nyo sa tiles, sa ilalim ng tiles. Kasi yung tiles mga sir, may mga box yan sa ilalim. Ganyan, para malagyan yung box, gagamitan nyo ito ng ganito, yung plain ng adhesive trowel. So next mga sir, ipapakita ko yung sa ilalim ng tiles. Ito. So may dalawang sample nito mga boss. Una ay paglagay ng spiral na adhesive. Yung pangalawa ay nilagay yung adhesive na naka-straight. Ganyan. So next is tutuklapin natin to. So napansin nyo sa pag-apply natin ng adhesive na naka-straight, puno yung tiles ng adhesive. So wala siyang empty na space. So nalagyan lahat ng adhesive ang lahat.
So next is yung naka-spiral. So titingnan nyo natin yung naka-spiral na pag-apply ng adhesive. So napansin nyo yan mga sir, yan. So maraming tiles na hindi nalagyan ng adhesive. Yung hangin kasi ay natitipon sa loob at wala siyang lalabasan. Pag yung tiles mo naman mga boss ay 30 cm by 100 cm. So ang tamang paglagay niya na naka-straight ay i-opposite side mo. So bali yung groove ng adhesive mo ay papunta sa ibaba, yan. So next is ipapakita ko kung ano ba ang nangyari sa ilalim ng tiles. May kung ipapakita na gumagamit sila ng glass para makita natin kung ano ang nangyari sa ilalim, kung nag-spread ba siya or hindi. Una is yung naka-straight. So nilagay niya glass sa ibabaw ng adhesive. Tingnan niyo mga boss, so wala kang makikitang empty space. So lahat nalagyan ng adhesive. So dito naman sa'yo sa pangalawa, yung naka-spiral. So pansin mo yan mga boss, hindi lahat ng adhesive ay nag-spread sa ilalim kasi marami niyang hangin na titipon. So lalo na dito sa pangatlo, yung spot. So yung kumakapit sa glass, yun lang yung nasa spot. So yung nilagay mo sa flooring na adhesive ay hindi kumapit sa glass. So kahit pupukin mo yan mga boss, hindi pa rin yan lalapat yung nasa flooring na adhesive. So para maiwasan natin yung mga ganitong pagka-crack mga boss, dapat ang method number 1 yung ating ipapalo yung ganito. Dapat naka-straight yung paglagay mo ng adhesive. Tapos pangalawa ay papahiran nyo ng adhesive yung ilalim ng tiles. Pangatlo ay ipipress nyo ito downward, tapos sideward. So meron din namang ibang technique mga boss, na isa na lang yung gagawin mo. Nahid mo na lang sa tiles yung adhesive, ginamitan nyo yung adhesive trowel, ganyan, tapos i-apply nyo yan sa flooring. So pwede din yan mga boss, para hindi na dalawang process yung gagawin mo, maglagay ka pa sa flooring tapos magpahid ka pa sa tiles. So ang depende pa rin yan sa inyo mga boss. Una na yan ang dahilan kung bakit nilalagyan, doon nilalagay yung groove sa tiles. So unang dahilan yan is magaan lang yung tiles mo, so hindi malaki yung tiles. So pag malaki na mga boss, ang ginagawa nila is pinapahiran na lang nila yung tiles ng kaunti. So nilibil nila sa box yung mga groove ng tiles. So nilibil nila yung adhesive, tapos doon na lang sa flooring nila nilagyan ng groove, ganyan. So para hindi dagdag bigat sa tiles, kasi pag doon nilagay yung groove sa tiles, so madagdagan yung bigat niya. So baka mabitawan mo, mababasag pa. So hanggang dito na lang muna mga boss. Sana may matutunan kayo ngayong araw na to. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe this channel.